Hi guys, MC here. Hello. This is my second vlog / podcast. Welcome to Beautiful Life. Yan yung title ng aking page sa Facebook, Beautiful Life. Ang mga pinag-uusapan dito or pag-uusapan tungkol sa mga situation, mga pangyayari, adaptation, realization sa buhay. I do really want to motivate people. Motivating them makes me feel comfortable, happy. Inspiring them to do things, yung mabigyan ko sila ng idea based on my own experiences kung paano nila ma-overcome yung challenges nila sa buhay, and basically personal acceptance din, no? Sa Beautiful Life, magkaroon lang tayo ng mga sharing. May mga, siguro may mga magsasabi or magbabanggit sa akin kung ano yung mga gustong pag-usapan, but nevertheless, it's all about a simple discussion. Lahat ng sasabihin ko sa Beautiful Life, based on my own experience. Experiences based din siya sa pagkakaintindi ko sa isang bagay. You have your own opinion, you have your own understanding as well. Pero ang ibabahagi ko lang yung pagkakaintindi at pagkakaunawa ko lang din. Ganun din siguro, yung mga nababasa kong books, isi-share ko din every now and then. Habang nagpapahinga ako, because I'm doing the fourth grading grades now, nung mga grade 8 na hawak ko sa isang subject. Habang nagpapahinga ako, gusto kong gumawa ng isang vlog. Ito nga yung pag-usapan natin ngayon. So, marami na kasing no? Marami ng libro ako nabasa. Marami ng mga sitwasyon. Lahat tayo nagwa-wonder pagdating sa buhay, when it comes to life. Maraming question. The big question most probably is, bakit ako nabuhay? Yan. Ano ba talaga meaning ng life? What is life? Yun yung mga bagay na parang minsan mahirap sagutin. Lalo na doon sa mga tao na medyo hindi nila tinitignan ang buhay na isang pakikibaka. Yan. Isang journey. Mayroon nga kasabihan, di ba sabi nga nila, you only live once, so make it very fruitful. Pero may mga sinasabi din na mali daw yun. We only live once. We only die once. But we live every day of our life. So yung buhay natin, araw-araw yan nangyayari. Araw-araw yan nararamdaman natin. Minsan may mga tanong din tayong naiisip na parang, ano nga bang purpose ng buhay? Ba't ba ako nabuhay? Ba't ang dami kong problema? Oh my God. Bakit parang ang bigat-bigat ng problema ko ngayon? Bakit parang hirap mabuhay? Kung tinitignan mo yung isang bagay ng buhay, the way other people look at it, talagang sasabihin mo mahirap? Talagang sasabihin mo ayaw mo na? Suko ka na? Pero kung tinitignan mo isang side ng buhay, napakasarap mabuhay. Ang sarap. Ako, tinatawag ko lagi sa mga dumarating na problema, I call them challenges. Kasi napakasarap lagi na chine-challenge tayo. Kasi doon gumagana yung emotion natin, doon gumagana yung thinking natin, understanding natin. Doon natin nalalaman kung ano ba ang dapat gawin sa isang sitwasyon. Ako, I always tell to people na madalas kumakausap sa akin, mostly pag nagko-consult sila about their problems and issues in their life. Like ko sinasabi sa kanila, pag hindi mo na kaya ang problema, nakakulong ka sa loob ng problema, lumabas ka sa problema. Tignan mo yung problema sa malayo. Kasi minsan kaya nahihirapan kang isolve yung problem that you have is simply because nasa loob ka. Ikaw mismo nagiging parte ng problem na tinatawag mo. So I would suggest, lumabas ka. And then, tignan mo sa malayo. Tignan mo sa ibang direction. Tignan mo sa ibang pananaw. Trust me. Ang dali isolve, matatawa ka lang. And then, marami kang marirealize later on. Okay? So, ganun lang kasimple. That's how you look at problems. Pero sa akin, itawag ko dyan is challenges. So, that's all for now. And I hope next vlog na gagawin ko or podcast is more on realization pa, no? May mga pag-uusapan tayo. Please do write a comment or put a comment on this video
kung may mga gusto kayong itakel, may mga problem or may situation kayo na gusto nyo ma-realize or maunawaan, please let me know. Ako nga pala si Ems, talagang ito ang gusto ko eh. I'm a people person. Lagi natin tatandaan, our life is so beautiful. So this is my title ng aking video, Beautiful Life. So hi lang kay Macy, yung isa sa idol ko na estudyante, na feeling ko in love siya ngayon. I hope magtuloy-tuloy yung nararamdaman niya. And later on, by the way, isa mga pag-uusapan natin about love, pa itatakal din natin yan later on. So Macy, good luck kung ano yung nararamdaman mo, stay strong. At thank you for sharing your problems, challenges, and your emotion nung nag-uusap tayo. I saw you cry, I saw you smile, I saw you laugh. And I hope lalo ka magiging strong sa senior high school. Congratulations sa iyong moving up. And especially for you lang yung greetings ko. Ikaw lang yan, as I mentioned to you before. So goodbye, see you on my next vlog. Gagawa na ulit ako ng grades and grade 8. See you.